So mga tol, malungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng kababayan natin na si Garin Jagan sa bansang Puerto Rico. Kontra dito kay Oscar Colasso, bigo nga pong maagaw ng Pinoy ang titulong pinangahawakan ni Colasso ang WBO minimum dahil tinalo ni Oscar Colasso ang Pinoy na si Jagan via technical knockout sa round 7. Hindi po kinaya ng Pinoy ang lakas ng kalaban. Tagumpay na nadepensahan ng kampiyon ang titulo niya sa unang pagkakataon. Dahil dyan mga tol, nananatili pa rin pong walang talo si Colasso. Umabante na ang record niya sa 8 wins and no losses. Habang bumagsak naman ang record ng Pinoy sa 10 wins and 4 losses. Tatlong Pinoy na nga po ang nadadali ni Colasso. Una, si Victorio Saludar. Sunod, si Melvin Jerusalem kung saan niya nakuha ang WBO. At pangatlo naman ay itong si Garin Jagan. Sa kabilang banda naman mga tol, pagkatapos nga pong manalo ni Vincent Astrolabio kay Nawapong Kaykana at masungkit ang title eliminator sa WBC, tumawag daw si Sean Gibbon sa team Astrolabio at sinabing aayusin na daw ang laban ni Astrolabio para sa world title fight kontra kay Alexandro Santiago. Ayon naman sa mga fans, magiging neutral na daw ang mga hurado sa magiging laban ni Astrolabio at Santiago dahil daw parehas itong MP promotion. Hindi daw katulad noong lumaban si Astrolabio kay Muloni para sa WBO Bantamweight World Title. Top rank daw si Muloni, kaya medyo pumabor daw ang mga hurado kay Muloni. Sagot naman ni Silver Boys TV mga tol, actually daw, papel lang naman daw ni Sean Gibbons kay Santiago ang mag-matchmaker. Pero hindi naman daw hawak ni Gibbons itong si Santiago. Pero kung maglalaban na daw si Astrolabio at Santiago, syempre umano, pupunta si Gibbons kay Astrolabio. Pahayag naman ni Silver Boys TV mga tol sa naging laban ni Astrolabio at Nawapong Kaykana. Nandoon daw yung killer instinct ni Astrolabio. Nakaamoy daw kasi ng dugo si Astrolabio, kaya hindi na daw niya pinagbigyan ang kalaban. Nakita daw ni Astrolabio na hilupa daw itong si Kaykana, kaya wala nang sinayang na oras pa. At yun nga mga tol, hininto ng referee ang laban. Pero nagalit daw ang mga Thai dahil daw sa paghinto ng referee sa laban. Nagawa daw umalis agad ng referee sa venue dahil baka daw natatakot ito at kung ano pa ang mangyayari sa kanya. Nung pagka-stop ng laban, nagalit yung mga Thailander. Oo. Nagalit sila kay ano, kay dun sa referee. Kaya yung referee naawa din ako kasi umalis agad kasi baka tambangan siya. Oo, baka pinagbabantaan na pala siya, ganun. Samantala, sinabi naman ni Silver Boys TV mga tol na panalo nga daw dapat si Astrolabio kay Jason Muloni noon. Top rank daw kasi ang nagpo-promote sa laban, kaya pinaburan daw ng mga hurado si Muloni. Pero para daw sa mga nakapanood sa laban, panalo daw si Astrolabio. Noong tanungin daw niya si Astrolabio mga tol kung sino daw ang malakas sa dalawa, kung si Muloni daw ba o si Kaykana. Sagot ni Astrolabio mga tol, mas malakas pa daw itong si Kaykana kesa daw kay Jason Muloni. Pero actually tinanong ko, ito ha, i-quote ko si Champ Astrolabio, tinanong ko kung sinong mas malakas, si Muloni o si Kaykana. Mas malakas daw si Kaykana.